So hello po mga pastors. Last time po, we did a tutorial about basic video setup para sa ating mga online sermon. So ngayon po, ang ituturo naman po namin is how to do a more advanced setup using two cameras at paano po natin maipapasok yung sounds from the band into the mixer papunta sa ating pong mga pre-recorded videos. So para po sa tutorial na ito, we will be using Apple devices. So kung meron kayong iPad, meron kayong iPhones, you can use these devices para ma-set up po ang inyong mini studio recording. So una, kailangan po natin ng isang iPad para yun po yung mag-serve as controller ng mga cameras po. We also need two iPhones or iPad na magsuserve as cameras or remote cameras. Pangatlo po, kailangan po natin ng isang router. Hindi po kailangan na meron siyang internet connection as long as na yung mga phones at yung mga iPads po ay makakakonect siya dito sa router na ito para mag-usap po sila. And lastly, kailangan din po natin ng yung tinatawag pong switcher app. Pwede nyo po itong hanapin sa iTunes Store at i-download po ito and install to all your devices. Available po ito for free, pero meron din po siyang paid version para matanggal po ninyo yung watermark ng switcher doon sa video na gagawin po ninyo. Para naman sa audio setup ninyo, kailangan ninyo ng band setup katulad nito. And make sure na lahat po ng sounds ay papasok sa isang mixer. And from there, kailangan po natin ng isang tinatawag na iRig adapter. Yun po yung magkoconnect from mixer papunta sa iPad para hindi sabog yung pasok ng sound papunta doon sa iPad. Alright, so ang unang step na kailangan natin gawin is install yung switcher app sa lahat ng mga devices po ninyo. So yun yung iPad, yung iPhone. So ngayong na-install mo na yung mga yung switcher app sa mga iPhone ninyo tsaka iPad, ngayon ang gagawin natin is to connect the camera to the controller. Alright, so ngayon, turn on your router, no? And lahat po ng devices kailangan po mag-connect doon sa router signal na yon. Alright? So kailangan nasa isang connection lang po sila para mag-usap-usap sila. Alright? So ngayon gagawin natin is to turn on the switcher app. No? So ito yung view pag binuksan mo yung switcher app and select use a switcher. Ibig sabihin, yung iPad yung iseset ninyo as the controller for the cameras. No? So ito yung view niya pag binuksan mo siya. Alright, so ngayon naman doon sa inyong phones, bubuksan din natin yung ating switcher app. Alright, at kapag pinindot natin yan, ang i-select naman natin na option is remote camera mode. Alright, so kapag kinlik natin yan, sasagap na po siya ng signal mula doon sa ating controller. So punta po tayo doon sa inputs tab. Dito po sa baba, merong mga selections po dito, inputs. At makikita nyo po dito sa sources on your Wi-Fi network, mag-a-appear na po yung pangalan ng phone na kung saan nag-wait po ng signal yung phone camera. So, i-click nyo lang po itong pangalan ng phone ninyo at ang mangyayari po, yung view po dito sa camera mula sa phone, makikita na po natin dito sa controller. Alright? So ito po ay active na po ito, remote camera na po siya na pwede ninyong i-position whichever you like. At ganun din po yung gagawin ninyo doon sa pangalawang camera. You can set it up on a different angle para pwede nyo po siyang paglaruan from one angle to another. Alright, so makikita nyo dito, meron pong dalawang camera dito na nakakonect na doon sa switcher controller app doon sa iPad. So, ngayon, pwede mo siyang i-adjust when you click on the the menu, no, mag-a-appear itong mga selections na ito in settings.
para makuha nyo yung tamang angulo and focus at pwede nyo siyang i-zoom para matanggal yung ibang areas na ayaw nyo masama doon sa camera. Once na decided na kayo kung ano yung magiging look ng camera na ito, make sure na i-click yung lock para during recording ay hindi siya mag-change ng focus or mag-change ng kulay at exposure. Ayun, so ngayon po, once na na-set up mo na yung cameras, no, ay pwede mo na ngayong tignan dito sa controller kung ano yung magiging itsura nung inyong setup. So, kagaya po doon sa OBS, meron pong dalawang windows or views kayong makikita, yung preview tsaka yung live. So, kapag nagre-recording po kayo, ang live po ang siyang nare-record at yung preview, ito po yung parang similar to OBS tsaka sa Easy Worship, bago ninyo ikasa yung next na view, makikita nyo siya dito sa preview. Alright? So, once na ready na kayo mag-record, just hit record and you can move around, no? Switch from one angle to another. Kung mapapansin ninyo, wala po siyang fade transitions. So, pwede nyo pong dagdagan ng crossfade yon. Again, dito sa setting na ito, merong transitions and just click on cross dissolve para pag naglipat-lipat kayo ng camera angle, ay swabe po siyang tignan. So, ang next po na gagawin natin is to connect the audio to the controller. So, ang ginawa po naming setup is yung right output ay kinabit namin sa speakers para marinig ng mga singers po ng worship team. And yung left output, ito po yun, ikakabit po natin doon sa iRig at i-connect natin sa controller, which is yung iPad po natin. No? So, make sure na kapag nagre-recording kayo, tignan nyo po ito. Ito yung sound meter kung saan dito po natin malalaman kung sobrang lakas yung output o yung input ng sound. And you can adjust, no, based doon sa inyong preference. So, doon po sa output setting natin, we can set yung quality po ng ating video. So, go to advanced setting, live output format, and make sure na selected po natin yung highest quality, which is 120/80 to 720. Tapos dito rin sa output setting po natin, you can actually record but also do a live stream, no? So right now nakaset siya sa none kasi ang purpose lang natin is to record the video. Pero kung gusto ninyong nagla-live stream kayo, kumbaga live po siya, so you can select the social media platform kung saan mo gusto i-stream yung inyong live feed. So it can be Facebook, YouTube, one at a time lang po siya, hindi po siya pwedeng sabay-sabay. Record na tayo, ha? Okay, ready? Smile, bro. Alright, so pag natapos na yung recording, just hit the red button again. And pwede mong i-access yung file na na-record mo through this menu. Tapos, just click Recorded Media. At dito mo makikita lahat ng records ninyo. Alright? So, you can play back. Once na na-record po natin yung mga videos na na-capture natin through the Switcher app, we can use a video editing software para tahiin po itong mga videos na ito. And again, from OBS, i-stream po natin yung pre-recorded video natin. So we hope na nakatulong po sa inyo itong tutorial na ito. And God bless you po as you try this setup sa inyo pong mga churches.